lahat, mga kababayan at ka-OFW. Andito na naman po ako ngayon, ang inyong Ate Val, Evalinda Maglo, para mag-share sa inyo ng tips about sa love. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tips kung paano natin pananabikin ang mga long distance relationship ninyo. Paano nga ba natin mapapanabik ang isang lalaki na imit kain person? Sa long distance relationship, 'di ba? Kapag nakakilala ka na ng isang lalaki, yung nagkaka-chat na kayo regularly, 'di ba? Nagvi-video call na kayo, 'di ba? Tayong mga babae, ipinapanalangin na natin na sana siya na yung makatuluyan natin forever. Siya na yung magpapasaya at bubuo sa ating relasyon. Buhay, relasyon, buhay at pag-ibig. Diba, kapag nandyan na tayo is ipagdarasal na natin na siya na. Pero, which is, hindi kumpleto yung ganon. Dapat, ang unang ipagdarasal din natin ay sana imit niya tayo in person. Kahit saan ka man na bansa naroroon. Pagdasal natin na imit niya kayo in person. Para magkaroon ng way yung maging forever ninyong dalawa. Kasi sa long distance relationship, sa para imit ka ng isang guy, ay hindi sapat yung pagmamahal lang. Nandoon yung factor of attraction. Diba? Dapat maganda at sexy ka rin. Dapat masarap kang tingnan. Diba? Para imit ka niya in person. Para manabik siya sa'yo. Pero bago natin ibigay ang mga tips na para manabik ang inyong long distance relationship, yung sa mga bago dyan, huwag sanang kalimutan na i-click yung subscribe below at yung bell button na rin para ma-update kayo sa upcoming videos ko. Kung hindi nyo alam guys, yung long distance relationship ay 50-50 yan. 50 yung sa pagmamahal, 50 yung sa attraction, yung factor attraction, yung sa mukha, sa katawan natin. So, for set to number 1, sa tip number 1 ay mag-gym ka. Yan ang unang tip ko para maging mananabik, para manabik sa'yo ang long distance relationship mo. Bakit nga ba sinabi ko na mag-gym ka? Diba, paano siya mananabik? Paano mananabik ang long distance relationship natin? Kung tayo ay mataba, walang pulutis ang katawan, diba? Paano mananabik ang taong long distance relationship natin kung tayo ay buto-buto? Diba? Buto-buto, wala man ng kalaman-laman. So, paano mananabik ang long distance relationship natin kung puro naman tayo buto-buto? Anong mayayakap niya sa atin? Di ba matutusok pa sa mga buto natin? So, kailangan nating mag-gym. Para kasi sa pag-gym, para maintindihan natin, kasi kapag nag-gym tayo, yung mga muscle ng mga katawan natin is tutubo siya. Halimbawa, kung tayo ay walang puwet, kapag wala tayong puwet, kapag nag-gym tayo is maano yun, magiging bilog, di ba? Magkakaroon ng puwet. At sisiksi, magkakaroon tayo ng kurba sa katawan. So, kapag ganyan ang nangyari is, at makita ng inyong long distance relationship, mananabik yan na makita ka in personal. Ayos ang katawan natin ay magkakaroon ng pananabik ang isang lalaki. Kapag hindi mo maharap na lumabas, pwede ka namang mag-home workout. Yung dyan lang sa bahay, okay na yan. Kasi alam nyo kasi, yung pagiging sexy, yung attraction, yung factor of attraction sa katawan, di ba? Ay parang pagkain yan para sa mga lalaki. Di ba? Mananabik sila kapag nakita kang sexy, for sure yun. Kasi kapag hindi mo alam, yung pagiging sexy at maganda ay vitamins
ng lalaki. Kaya halimbawa, vitamin sa mata nila. Parang, ano, yan, mumulagat kapag nakakita sila ng sexy at maganda. Sure yun, mga guys. Kaya dapat mag-gym ka para magkaroon ng kurba ang iyong katawan. Number 2 na tips ko para sa inyo guys, yung mga may kalong distance dyan, ay dapat na matuto kang mag-makeup. Huwag nyo nang, ano ha, huwag nyo nang gayahin si ako. Kasi hindi ko alam talaga mag-makeup. Kaya nga, zero. Kasi pala, kailangang matutong mag-makeup. Kasi, kapag nag-makeup daw, eh, gaganda tayo, di ba? Kapag naka-makeup tayo, hindi mo naman kailangan ang mamahaling makeup. Basta magkaroon ka lang ng lipstick dyan. Di ba? Mag-makeup na. Matuto kang mag-makeup para naman maganda ka sa paningin at masarap ka sa paningin ng long distance relationship mo at imit kanya in person. Kasi kapag marunong kang mag-makeup, di ba? Kapag naka-makeup tayo is presentable tayong tignan. Kasi for example, kapag pumunta kayo ng restaurant, 'di ba? Yung tinitingnan ninyo is kung paano yung presentable nila, yung presentable nila doon sa mga, yung presentation nila doon sa mga pagkain. I meant to say, sorry naman. Yung presentation ng pagkain yung tinitingnan ninyo, 'di ba? Mukha siyang masarap. Presentation pa lang 'yon, 'di ba? Lalo na kaya kung nandoon na lahat ng sangkap na paborito mo. 'Di ba 'yun ang orderin mo na, 'yun na ang kukunin mo, 'di ba? So ganyan din tayong mga babae. Para tayong pagkain sa paningin ng mga lalaki. So kung marunong kang mag-makeup, 'di ba? Presentable ka, 'di ba? Kapag magkasama na kayo, 'di ba wala naman kasing karelasyon na hindi magiging fraud kung ang kasama ay presentable. Kung baga, maganda na, sexy, marunong mag-makeup, diba? Ganyan yung mga lalaki din yung maggusto ng mga lalaki. Yung presentable ka rin sa paningin nila. Yung parang pagkain tayo na masarap para manabig silang imit ka ng personal. So, yan ha. Dapat matuto kang mag-makeup para ma-encourage mo yung long distance relationship mo na imit ka sa personal. Huwag mo nang antayin na sabihin niyang mag-makeup ka naman. Diba? So, ikaw na yung magbubos sa sarili mo na mag-makeup, ayusin ang mukha. So, proceed to number 3 tips. Yung number 3 tips ay yung makipag-text ka with flirty message. Yung bagang, yung mga flirt na na message, kumbaga, sabihin mo na gusto kitang halikan sa lips. Pababa sa dibdib. Tatawa na lang ang sinasabi ko. Gusto kitang halikan sa lips. Pababa sa dibdib at pababa ng pababa is pagiting pababa. Yan yung iti-text mo sa kanya at siguradong i-imagine na niya yon na ginagawa mo yon sa kanya. So, magigising yung kanyang init sa katawan at yung pagmamahal niya is maano pa rin yon, yung magbubos sa kanya para makita ka in person. Pero guys, yung pakikipag-flirty message ay huwag nyong gawin kapag bago pa lang kayo. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, ganun. Gawin nyo lang yan kapag buo na yung tiwala nyo sa kanya o yung makita nyo na seryoso siya sa'yo. Halimbawa, mga 6 months na kayo or 1 year. Kasi kapag kapag babagsakan mo na yan ng flirty messages, na bago pa lang kayo, ay baka hindi kanyang pagkatiwalaan. Baka iisipin niya yan na kung sino-sino ka nakikipag-text ng ganyan. Diba? Antayin mo na mabuo yung commitment sa inyo. Yung maging seryoso na sa'yo. Yung matagal na kayo bago ka magbato ng flirty message.
Kasi baka pag, baka isipin pa niya na manyak ka. So guys, huwag agad mag-send ng text na with flirty message kung bago pa lang kayo. Yan ang tips number 3. Number 4 na tips ko sa inyo. Pero kung conservative kayo, is hindi nyo talaga ito magagawa. Number 4 is isabay nyo siya sa inyong paliligo o pagbibihes. Halimbawa, kapag sabay kayo na may trabaho sa umaga, maligo kayo ng sabay. Diba? Sabay mo siya sa paliligo through phone, diba? At pagbihes. Hindi naman yung lagi-lagi o araw-araw, everyday, ay sasabay mo siya. No, naman. Hindi naman sa ganun. Kundi, minsan-minsan lang, para ma-initiate mo siya, yung na-meet ka in personal kapag nakita niya yung ka-anuhan mo, diba? Kaseksihan mo. Pero dapat kapag ginawa ito ay alam mo na seryoso sa'yo yung lalaki na talagang kayo na sa huli. Huwag itong gawin kapag kayo ay mga bago pa at hindi pa kayo committed sa isa't isa. Number 5 na tips ko sa inyo ay mag-initiate ng sex traffic. Kapag matagal na nga kayo at committed na sa isa't isa, ay pwede na kayo mag-usap ng about sa sex traffic. Para ma-excite siya na i-meet ka in person. Kasi may idea na siya na kapag nagkita kayo ay may mangyayari sa inyong kababalaghan. kapag nag-initiate ka ng sex topic, ibig sabihin nun, kapag nagtanong siya na kapag nagkita ba kayo ay may mangyayaring kababalaghan, huwag ka na mag-agam-agam. Sabihin mong, oo. Diba? Kasi baka sabihin mo dyan is mag-agam-agam ka pa na sasagot. Baka isipin mo is mag-galit si mother, si tatay. Kasi kapag para manabik ang isang long distance relationship mo, ay bigyan mo siya ng assurance na kapag nagkita kayo sa personal, ay may mangyayaring kababalaghan sa inyong dalawa. So yan guys, yung mga tips ko sa mga may long distance relationship para manabik sa inyo ang inyong mga partner. But don't rely on my advice, ha? My advice is for those who are in a long distance relationship. Yun lang ay para sa guidance lang para mapabuti ang inyong relasyon. So, thank you guys for being with me today. And God bless everyone. Sana'y nakatulong ako sa inyo. Goodbye and God bless everyone. Keep safe.